Magandang araw po. Ngayon po, nandito tayo sa ating area kung saan nagtanim tayo ng siling labuyo. At kung saan nakikita nyo, ayun, ang dami na nilang hinog. Kakatapos lang nating mag second picking, nung 84 days sila. At ngayon po ay nasa 87 days na po sila. Ito kung saan nakikita nyo, ayun, medyo napapansin na natin yung mga hinog-hinog nila sa itaas. So hopefully ang ating ma-harvest sa next picking natin nasa mga more than 300 kilos estimated. So ayun, kung nakikita nyo, ayun, dami na nilang pula. At yun si Master Idan natin, ayun, nakikita nyo, ayun, nililinisan niya yung mga damo katulad itong tumutubo. Kasi nga po ito, kapag ang damo po hindi mo tatanggalin, hindi mo siya dadamuhan, at yung damo palaging nakadikit sa ating sili, madali silang magkasakit. So mas malinis, much better, hindi sila tatamaan masyado ng sakit. So far kahapon nung naglibot-libot ako, may nakita na kaming isang punong tinamaan ng lapnos. At pakunti-kunti yung mga bunga niya, parang may mga nasusunog. Ayun, tinanggal na namin at tinapon sa malayo, sinunog. Kasi nga po, para hindi na kumalat. So, mas mabuti nang sasakripisyo mo na yung isang puno kaysa tamaan niya itong ating mga sili na napakadami. At kung sa nakikita nyo, ayan sila Master Topad, nandoon sila sa ibaba. Ayun, pinubungkal nila yung lupa kasi nga po maglalagay naman po kami ng mulch. Tinatanggal nila yung mga katawan ng punong kahoy na mga katulad nun na tatamaan ng ating mga lalatagan na plastic mulch para hindi siya sagabal. So ayun si Master Jimboy natin, ayun yung Master Jimboy, nag-iikot-ikot siya. Tinitingnan namin kung may mga sakit ba ang ating sili. Kasi isa sa tips na maibibigay namin sa inyo, maipapayo, kailangan nyong mag-ikot-ikot sa ating mga tinanim upang kayo mismo ang makakita kung ano ba ang deficiency na nakulang, ano ba ang sakit na inyong makikita at nang masolusyonan kaagad natin. So Ayun. Napapansin na natin. Nung last na picking namin, na second picking, halos yung mukha, makita mo lang yung mga hinog. Ngayon, medyo nakikita na sila. Nagsisilabasan na sila. Nakikita mo na siya sa itaas. Meron ng tumutubo. Nasa itaas na, makikita mo na siya sa itaas kasi nga po nasa itaas banda na yung mga sisinhinugan. Although kailangan mo pa rin yumuko para mas makita mo pa yung mga hinog sa ilalim katulad niyan. Ayun. Pero ngayon medyo napapansin mo na siya bandang itaas. Ayun, dahil nga sa sobrang bigat na nga ito ng kanilang mga sanga Yung iba humihiga na. Katulad nito. Ayun. Ang kapal. Ayun. So nasa 87 days. At ayun, sayang to, naputol. 87 days na po. At by next Sunday, mag-harvest tayo ulit. Ayan. Papansin nyo na kung saan Ayun, hanggang doon yung first batch natin. Sa susunod nun wala pa. Ang mga doon na part sa unahan niya nasa second batch yun. So mga end of this month meron nang mahihinog nun at maisasabay na nating mag-harvest dito sa ating first batch. Ayan. Sobrang kapal po ng ating siling labuyo.
sa mga nagtatanong po kung ano po ba talaga, saan po ba maganda magtanim ng siling labuyo, sa malilim ba o sa tinatamaan ng araw? Kumbaga pa eh, yung talagang open na open eh, mapapayo ko pong mas maganda magtanim sa open. Kasi nga po eh, sa open, tinatamaan sila masyado ng araw yung gusto ng ating sili. Na, ayun po, dahil po sa sobrang kapal, kung sa napapansin nyo, ayan, may mga damo na sa nakatubo sa ilalim. So, tatanggalin natin yung mga ganyang damo para walang kaagaw yung ating siling labuyo sa abono. Saan na ba siya? Ayun, nakita na natin. Ayun, nakikita nyo, ayun oh. Ayun. So, tatanggalin natin. Yan. Tanggalin natin. So, ayan. Sobrang kapal at prolific po ng ating siling labuyo. Ayan. At napapansin nyo, ayun, nakikita na yung mga hinog. Pero pagkapag ikaw, yung muko, mas marami ka pang makikita. Katulad nito, hindi mo siya nakikita sa itaas. Pero kapag ikaw ay yung muko, ayun, ayun, makikita mo ang mga hinog. So, kapag ikaw ay mag-harvest, kailangan mo pa talagang yung muko nang makita mo yung pipitasin mo. So, hopefully by next picking natin, marami-rami na to. At baka aabutan tayo ng maghapon. So, ayan. Ayan po ang ating siling labuyo na nasa 87 days na at 2 times na pong napitasan. At so, ayan po. So, nakikita nyo, ayun, napapansin na natin. Ayun, nagsisipulahan na po ang ating mga siling labuyo. At wala pa po sa peak ito. Na magta-third peaking pa lang kami. Ang isa pang problema ngayon eh, sobrang mahal ng abono at sobrang mura ng sili. Yan po, sad news po yan sa ating mga farmer. Ay papayo ko sa inyo eh, dapat eh katulad sa amin eh, more on organic po tayo para makatipid tayo sa abono. Para maging alalay lang po yung mga synthetic nating abono at isa sa pinaka maganda ang abono ng siling labuyo natin eh, yung ating ini-spray na mga foliar fertilizer eh, yun ang isa sa mga big factor para po maganda yung tubo ng ating sili, maganda yung bunga. Kasi nga po, sa nabanggit ko nung last na mga vlog ko, may papayo ko po sa inyo kapag kayo po eh magtatanim ng siling labuyo eh, practice po tayo ng more on organic. Hindi naman po pwede nga puro organic na lang kasi kailangan din po natin ng synthetic kasi nga po ang synthetic umeepekto ka agad. So ayan, napapansin nyo. Hopefully sa next picking natin marami-rami na tayong ma-harvest. Kung sa nakikita nyo eh, nandito na naman tayo sa kabilang side na to kasi nga po eh, tirik na tirik yung araw at dumiretso na po ako dito kasi nga po eh, para po eh, makapasilong tayo. Sobrang init kasi ikot tayo banda doon sa bandang itaas at upo tayo doon banda sa may niyog na yon kasi nga po doon malilim. Kung sa nakikita nyo, ayun, sa sobrang bigat na po talaga ng kanilang mga sanga, ayun. Kung sa nakikita nyo, sobra-sobra na yung trellis na ginamit namin kasi nga po eh, baka maputol to. At hirap na tayong dumaan kasi nga po kung sa nakikita nyo, konting distansya na lang. At kung titingnan natin sa ilalim, ayan, 1 meter po ang distansya nyan. Pero kapag ikaw eh, ayun, dadaan eh, mahirap na. At saka masyado na po silang mataas at abot dibdib ko na po. So ayun, mahirap na talagang dumaan. So dahan-dahan po kami sa pag-harvest nito. Baka kasi pag na ito, na bumangga ka dito sa pag-harvest mo, eh ayun, baka maputol yung mga sanga niyang ang bibigat dahil sa bunga. At ayun, ang dami ng pwede na namang pitasin.
Ayan. So kung dito sa itaas ay ayun, medyo nakikita na natin yung mga hinog niya. Ayan, so mahirap na talagang dumaan. Kasi nga po ayun, ang sobrang kapal na nila. At ayan. Sa mga nagtatanong nga pala kung kasi nga po maraming nagko-comment sa atin kung nagtatanong kung ilang libo ba daw ang total na nagastos namin sa pagtatanim ng siling labuyong ito. So maraming nagtatanong, hindi ko po nasasagot kasi nga po hindi ko pa natototal yung mga nagastos namin. So ayan, iikot tayo banda doon muna. Kasi nga po mainit. So dito tayo para hindi tayo masyadong mainitan. Kasi nga po tirik na tirik ang si Haring Araw ngayon at ngayon lamang po ito kasi kaninang umaga nag-uulan din. Nasa dalawang araw na rin ulan ng ulan. At dito tayo uupo banda sa yun kung saan hindi masyadong madulas. At dito tayo. Sa yan, kung saan nakikita nyo talagang sobrang kapal nila. Ayan. Sa mga nagtatanong nga pala kung ilang libo yung na gasto na natin. So ang total cost na po namin nung isang araw na total ko na add ko na nasa almost 80,000 na po. Ang to at sa mga nagtatanong kung ilang libo o ilang has o ilang hills o ilan ang total na itanim na namin. So nasa more than 13,000 po ang total ng aming naitanim na. Pero sa ngayon po ang aming na harvestan pa lang nasa more than 7,000. Kasi nga po yung second batch namin nasa end of this month pa pwede siyang ma-first picking at yung third batch namin nasa mga December pa. So hopefully December marami-rami tayong ma-harvest kasi nga po sasabay-sabay na itong more than 30,000 total ng ating siling labuyo at ayun. Ang mga pamamaraan po namin para makatipid sa pagtatanim ng siling labuyo na ito more on organic po kami. Paalalay lamang po ang aming synthetic at kung saan nakikita nyo ang drum na yon, ayun, 200 liters po yon. So dalawang ganun na drum ang nauubos namin kapag kami ay nag-aabono. Pero dalawang timplahan, dalawang mix. Bali kapag naubos, mix kami ulit ng another total of 200 liters na naman para idilig. So drenching po ang style namin ng pag-aabono para mas tipid. Kasi nga po sa drenching makakatipid ka kasi nga po sa isang drum ng ganun a total of 200 liters ng tubig at ang abono lamang po na aming na imimix nasa 3 kilos lamang po. So ayun, masyadong tipid ha. Kung nag-aabono kami nasa 6 kilos lang yung nauubos namin every time na kami ay nag-aabono. So ayun, 'di ba tipid? So kasi nga po bago kami nagtanim, nakikita niyo yung plastic mulch na ito, bago namin ilatag ito nagsabog po kami ng mga organic fertilizers. Kung sa itatanong niyo kung anong mga organic fertilizers yung isinabog namin dito, goat manure, vermicast, humus soil at Dupus phosphate, Dupus po. So at bago na naman kami ito pag-transplant sa butas nito nagbasal kami ng vermicast at Dupus. So sa more on organic po talaga kami. Alalay lamang po ang mga synthetic at sa pag-spray naman po ayun, doon kami nagagastuhan sa foliar kasi mas maganda po talaga ang effect ng foliar kasi nga po ito. Kung nagtatanong kayo kung kami ay naglalagay ba ng abono dito sa mga butas-butas na to, kung meron ba kaming inilalagay katulad sa iba na naglalagay pa ng mga 10 grams or ano ba
5 to 10 grams. Eh kami hindi na. Bale, kuan lang kami. Puro drenching lamang po ang aming pag-aabono. At sa pagpapatubig naman po, kung nagtatanong kayo paano namin ito patubigan, malayo po ang source ng tubig dito sa amin. So hindi po kami nagpapatubig. Rain fed lang po itong aming siling taniman. Umaasa lamang po kami sa ulan. So kasi nga po ang sili, kapag po lumaki na, nasa mga 2 months old na, hindi na niya kailangan masyadong mabasa. Itong variety na ito, maganda to. Stress tolerant siya. Lumalaban siya sa tag-ulan at lumalaban din siya sa tag-init. So kung sa nakikita nyo, napakaganda ng tubo ng siling ito kapag ayun, open na open. Wala pong mga anumang mga puno na nakalilim sa kanila. Ayan po, kung magtatanong kayo, ilang libo na po ba, ilang total na po ba ang gastos namin, nasa almost 80,000 sa total of more than 13,000 na puno ng siling labuyo. So ayan po, as of the moment pa lang po yan, hindi pa po kami tapos. Kasi nga po nagtatanim pa kami. Kung sa nakikita nyo kanina yung nadaanan natin doon kung saan naglaland preparation na po rin po kami doon, ayun po ang fourth batch namin. So madadagdagan pa ang aming gastos. So sa mga nagtatanong din po pala kung sa drum na yon, kung magmi-mix kami ng abono na 3 kilo sa 200 liters, gaano nga ba kadami ang aming dinidilig kada puno? Kalahating lata ng sardinas kada puno. Kasi nga po dahil sa tagal na epekto na yung mga organic natin na nailagay dyan sa ating plot, isinabog natin yan sa loob ng mulch, at pati na rin maging na rin po yung basal natin, epekto na yon. So alalay na lang po ang mga synthetic. Pero ma-advise ko sa inyo, dapat po tayong mag-spray palagi ng foliar fertilizers kahit po every 15 days. Nung maliliit pa po sila, nasa vegetative stage pa lang, ang aming pag-i-spray ng foliar fertilizers every week. Pero ngayon nasa stage na po sila kung saan kami nag-harvest na, naka second picking na kami. Pag nag-harvest na po tayo, mag-spray po tayo ng foliar fertilizers kahit every 15 days na lang po. Pero yung pong mga foliar fertilizers na more on potassium content. Kasi nga po dahil po siya ay namumunga na. Para ito pong bunga niya lumaki, bumigat at dumami pa. Yun pong mga foliar na flowering at fruiting formulas ang mga content. So sa kung sino po yung gustong matuto sa aming pamamaraan ng pagtatanim ng siling labuyo, subaybayan nyo lamang po ang aming mga videos na susunod na i-upload, dahil po sa kabilang part ng hill na to, start na po kaming mag land preparation para sa aming fourth batch at akin pong i-upload sa ating YouTube channel ang ating from transplanting to harvest. Hindi ko po masasabing kami ay mga sobrang eksperto sa pagtatanim ng siling labuyo, pero po through research to experience po ng pagtatanim ng siling labuyo, dahil nga po matagal-tagal na rin po kaming farmer ng siling labuyo, maishishare ko po sa inyo ang mga tamang pamamaraan namin na nagawa para mapatubo ang ganitong kakapal at prolific na siling labuyo. At sana po lagi niyong subaybayan yung aming mga upload, at sana po ay may matutunan kayo sa aming mga pamamaraan ng pagtanim ng siling labuyo. Maraming salamat at magandang araw.